What's up guys? Dito nga pala pag-develop natin ang future farm natin at maghanap tayo ng dahon ng niyog para gamitin natin pang hamham or pang yung sisindihan natin para mapatay yung mga damo na pinutol natin kahapon. So tara guys, samahan niyo ako. Let's go. Medyo basa yung dahon na niyo guys kasi maulan, pero okay lang to. Papatuyuin muna natin yung bago sundin. What's up guys, ito na yung mga dahon ng niyog na tinipo namin, kinuha kung saan saan. Nandun yung iba kasi ito sisindihan natin yan para mawala lahat ng mga damo, tsaka pati yung mga bunga ng damo na nahulog sa lupa mamamatay, tsaka malinis siya bago natin gawa ng housing ng 45 days. Ito medyo basa pa yan kasi kaninang umaga nung kinuha namin medyo maulan-ulan, tsaka kagabi maulan din. So, ikakalat muna namin yan dito, tsaka pag natuyo na sisindihan. Okay, alright, let's go, let's do this. So good. Yung videographer ko nga pala, oh. Si Boss Cedric. So yun guys, nakalat ko na to doon, diba? Oh, ngapain sih?
So, ayun na guys. Nalagay ko na yung dahon ng niyog. Hintayin lang natin yan matuyo kasi medyo basa pa yung dahon. Kaya ayan guys, nakikita nyo. Ayan yung paglalagyan natin ng kulungan ng 45 days na broiler. Yan tayo mag-uumpisa. Dito babakura natin. Ganun din dito, paikot yung bakod kasi nandun yung bahay namin, medyo malayo kaya dapat dito safety, dapat may bakod paikot. Yan na guys yung sisindihan natin. Hintayin lang natin matuyo bago sindihan. Dito na finishing na. Tsaka dito yung babakuran pa ikot. Yan na finishing ko na. Ito na lang yung hintayin natin na matuyo para masindihan natin. So guys, ayun. Thank you sa panonood. At ayun nga. Na finishing na namin yung babakuran paikot. And ito na lang sa likod ko yung hihintay natin matuyo para masindihan natin. At ayun guys, yun lang muna sa ngayon yung video ko about sa future farm natin. And huwag nyo kalimutan na mag-subscribe, like and share and comment, kasi malaking tulong yung like and comment lang, lalo na yung share. So ayun lang guys. And yun, bye bye. Bye bye for now.